May market nga ba ang Rhode Island Red? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga possibilities at ang mga disadvantage sa pagbili ng Rhode Island Red. Guys, and welcome to my channel. My name is Jason on Jason TV Negosyo. For today's vlog, mga kanegosyo, no, pag-uusapan natin ay Rhode Island Red. May market nga ba ang Rhode Island Red, mga kanegosyo, no, sa pag-breed ng mga manok na ito or pag-aalaga ng manok na ito? So, pag-usapan po natin yan. Kita ang Rhode Island Red. Ito po ang ating mga breeders dito po sa aking Pigkawayan Heritage Breeders. So, ito po yung aking pong mga Rhode Island Red. 7 months old na po sila at nangingitlog na po sila, no, mga kanegosyo. So, ang topic po natin for today is may market nga ba, no, yung ating pong Rhode Island Red. Eh, yun po ang ating pong topic for today. So, kung ikaw po ay bibili or nakabili na po ng CCO ng Rhode Island Red or bumili ka po ng ready to lay, no, itong mga 7 months ng mga Rhode Island Red. So, nagtatanong ka ngayon, no, saan papunta yung aking pagbili ng Rhode Island Red? Ano ang aking market? Ay, sa totoo po, mga kanegosyo, no, ang nangyayari po ngayon sa atin po dito sa Pipalma area or even, no, sa iba pong lugar, no, Luzon or Visayas, ay nagtatanong, no, yung ating pong mga bumili ng Rhode Island Red kung saan papunta yung kanilang pagbili ng Rhode Island Red. Ay, so, number one, no, ang nangyayari po ngayon, sa totoo lang, no, kung ikaw po'y bibili ng isang CCO or ng CCO ng Rhode Island Red, so, ang mangyayari po, ikaw po ay magbe-breed. Okay? Pupunta po sa breeding. So, ang direction mo is papunta sa pagbibenta ng CCO or itlog. Yan po ang totoong usapan dyan. Okay? So, yun po ang direction mo. Magbibenta ka ng CCO at saka itlog, no, na fertile eggs. Okay, so caution lang po, no, sa lahat po na magbabalak na bibili po ng CCO kasi madami pong breeders ngayon, no. So mas maganda po tanungin niyo po ang breeders, no, or nagbebenta ng CCO. Ma'am, sir, no, yung rooster po ba ng inyo pong breeders is magkapatid, no? Kung magkapatid po ba, no? Kasi pag sinabi nilang magkapatid, okay, atras na po kayo dyan, no? Kasi inbreed po yung binibenta nila na CCO or itlog. Okay? Pag sinabi naman nila na hindi magka-relatives yung mga hen at saka rooster, kagaya nito, nabili natin ito sa Kidapawan, yung mga hen naman is tayo ang nag-produce dito. So, sigurado tayo na hindi po, no, inbreed yung pinapalabas natin na CCO, okay, or na fertile eggs. Okay? So, at another thing, no, sa mga nagbabalak or nakabili na ng mga CCO ng mga Rhode Island Red, napakaselan po, no, ng pag-aalaga ng CCO ng Rhode Island Red. So, siguraduhin po natin na na vaccine po 'yan, no, mula sa B1V1. Okay, sa Gumboro. Okay, sa Fowlpox. Lasota, Coryza, or kung meron pa kayong budget na mycoplasma. O kung sa sipon. Okay, so pag hindi niyo po 'yan ginawa ang mga vaccine na 'yan, so maaring makaapekto po, no, sa inyong CCO na ipapalabas. Okay, so 'yan po. Ay, sa mga nakabili na po ng Rhode Island Red, kasi alam ko po, no, marami pong bumibili ngayon ng mga Rhode Island Red. Ay, so daming nagbebenta ngayon ng Rhode Island Red. Ay, marami akong nakikita sa Facebook, no, binebenta ang Rhode Island Red na CCO. Ay, so napaka-importanteng dapat i-complete vaccine natin yan sila kung gagawin din nating breeders. At bibili tayo ng rooster sa ibang farm para hindi po inbreed, no? Okay, klaro po tayo dyan. Okay? So, yan po ang market, no, ng Rhode Island Red.
No, magbebenta ka po ng sisiw at magbebenta ka rin po ng fertile egg. But siguraduhin na hindi po inbreed or hindi magka-relatives yung rooster at saka or hindi magkapatid yung rooster at saka hen. Okay? So may nagpunta po dito sa akin kahapon, no? Tinatanong ako kung saan patungo itong pag-aalaga ng heritage chicken, no? Misnomer po sa lahat po ng bumili ng Rhode Island Red. Okay? Hindi po advisable at hindi rin po tawag yan. Wala po kayong nakikita actually na ginagawa po itong meat type or pangkatay ang Rhode Island Red. Okay? Yung Rhode Island Red po, mga kanegosyo, hindi po yan ginagawang pang meat type. Okay? So kung gusto niyo pong pang meat type, eto po yung pang meat type natin dyan. Okay? Yan po yung Hubbard natin at saka yung ating pong mga kabir na cross, no? Yan po ay pang meat type talaga yan. Okay? So kasi hindi ka lugi sa karne. Kung ano yung nakikita mo sa katawan nila, yun talaga yung karne nila. Etong Rhode Island Red po, mga kanegosyo, mabalahibo po ang mga hen yan, no? Maliit po ang karne niyan. At accordingly, no, sa mga naka-attend tayo ng seminar, no, ng isa po ang free range, no, na nagpo-provide po ng meat, hindi po maganda ang meat nito. May amoy po, no, may amoy po, mga kanegosyo, no. At according na rin kay Pinyol, Manny Pinyol, no. Okay? So, medyo buhaghag ang karne nito. Okay? So, hindi po siya advisable. Okay? So, yan po, no? So, I hope, no, klaro po yung ating pong direksyon bakit bumili tayo ng Rhode Island Red. Okay? So, sa nakikita ninyo, hindi po yan naka-free range yung ating pong mga hen, no, ng mga Rhode Island Red. Kasi po, no, madali po silang kapitan ng sakit. Yan po ang totoong ano diyan. So may magko-comment, hindi po, no, na hindi totoo 'yan, no. Malakas yung Rhode Island Red ko kahit na i-free range ko, painitan ko, paulanan ko. Well, kung hindi po masakitin ang Rhode Island Red niyo, well, it's good, no. Baka complete vaccine 'yan or mataas ang resistensya, no. Ibig sabihin na marami kang binibigay siguro ng mga vitamins or probiotics, no. Maganda 'yan. But mind you, no, mga kanegosyo, no, huwag po ninyong hayaan na lalabas ito sa range, mainitan, tsaka uulanan. Kasi po, no, magkakasakit po yan at mahirap pong gamutin ang Rhode Island Red pag nagkasipon ito or nagkakuraysa. Kasi po, no, most likely, no, papunta po sa mortality talaga. No, mamamatay sila, no, pag hindi po naagapan itong mga manok na ito. Unlike po sa mga native chicken. Okay, no, so yung mga native chicken kasi natin, no, naglilimlim lang yan ng 12 na itlog, magsustop, maglilimlim, okay, so yun. Hindi kagaya ng mga heritage chicken, advantage nito is, no, araw-araw siyang nangingitlog. So yun lang, mga kanegosyo, no, and I hope naklaro natin, no, kung saan tayo papunta dito sa ating pong pag-aalaga ng mga Rhode Island Red, no. Alam ko maraming vlogger po, no, no, naghihikayat sa inyo na mag-alaga po nitong Rhode Island Red. But be sure, no, alam po ninyo, no, ang mga advantage and disadvantage. At alam ninyo ang market ninyo dyan, no. Tanungin ninyo kung may bibili pa ng meat type dyan na Rhode Island Red, no. Sigurado po ako, wala po. May bibili ba ng itlog na brown egg? Okay, so parang wala po ako nakikita na brown egg. Pero sana, no, upisan po natin, no, yung ating pagkakaroon ng direksyon, no, or marketing dito po sa Heritage Chicken. Again, this is Jason on Jason TV. Thank you for saying maraming salamat. Keep safe. God bless. Bye-bye.